welcome, welcome! Welcome po sa ating mga televiewers and of course sa ating mga online viewers sa ating Facebook official account po na Adventist Health Ministries SFC. So this day po, no, wini-welcome po namin lahat po. And please continue to like and share the videos po na napapanood nyo. And of course, we would like to welcome everyone po. This is a nationwide program, so mapapanood po tayo sa buong Pilipinas. So this series po is a health gospel series and this is a faith-based health and wellness program. So this is with the theme Sharing Wholeness and Serving All. So this program po is a two-part series. Magkakaroon po tayo ng health talk. And of course, magkakaroon din tayo ng question and answer portion. And the questions po are coming from you. So we invited in-house medical doctors na sasagot po sa inyong mga katanungan. Hello po mga kapatid, ako po si Rev. Tim Dugan and I am so blessed po sa mga narinig ko from the first day hanggang po ngayon. And very excited po ako sa mga susunod pa na episodes na meron na po, busog na po ako sa pang-spiritual and more on sa health path. So, what are you waiting for? Please share this to other friends, to your relatives na manood po sila nito at magsubaybay pa po sila. So, ipapakilala ko po ang ating pong speaker for this day, day 5 po ang trust, si Dr. Ray De La Cruz po. Siya po ang ating Health Director of South Philippine Union Conference. Ibigay po natin sa kanyang panahon. Isang magandang gabi ang bawat isa sa atin, minamahal na mga kaibigan. Welcome sa ating pagpapatuloy sa ating pag-aaral sa Creation Series. Tayo po ay nasa panglimang topic na po tayo, nasa letter T po tayo. So, ngayong umaga, yung gabi, gusto po kong sabihin sa inyo na ang ating kasama who will be doing the translation in sign language is no other than Brother Paul Mark Caberte. So siya po ang ating translator ngayong gabi. Sa ating pong pagpapatuloy, let us look at the letter T, which means trust. Pero bago po yan, before, we will still review what happened to this world after God created a beautiful world. Sin came in and destroys everything. That is the reason why the Lord gusto po niyang babaguhin ang ating sanlibutan sa kanyang pagbabalik. He will be recreating the world, bringing back the original perfect world that is created for you and me. Pero bago po yan mangyari, kinakailangan makita natin ang mga pangyayari in between, mga minamahal na mga kapatid. Napag-aralan na po natin ang letter C, letter R, letter E, at saka letter A. At ngayong gabi, pag-aaralan po natin ang letter T, which is trust. Express your faith in God. This is a big word. Ito po'y napakalaking salita. Napakalalim at napakarami ang ibig sabihin, lalong-lalo na sa ating pamumuhay habang tayo ay naghihintay sa pagbalik ng ating Panginoon. Kung titignan po natin, siguro ang isang napakalaking tanong ay what difference does faith make? Ano po ang malaking kahulugan o magagawa ng ating pananampalataya sa ating buhay, sa ating kalusugan? Kung titignan po natin, there is the power of healing sa ating pananampalataya. The healing power of faith. Kaya nga't ang isang author ay nagsabi ng ganito, faith makes a positive difference in our physical, in our mental, and even in our emotional health.
Kung wala po tayong pananampalataya, if we don't have faith, if we cannot trust anybody, then there is an effect in our life. Marami pong mga universidad, well-known universities, national public health research institutions, and even privately funded health organizations are all coming to a similar conclusion na ganito po ang kanilang nakita sa kanilang pag-aaral, that a strong belief system can be a foundation for improved health. Ito po ang kanilang natuklasan, na ang isang pananampalataya, isang paniniwala, sistema ng pananampalataya o kaya paniniwala, ito po ang napakatibay, napakalaking pundasyon na magbibigay ng improvement, lalong-lalo pa sa ating kalusugan, hindi lamang po physical, it even mental and emotional. And also, I would like to include even our spiritual health. Halimbawa po, titignan po natin, sa isang sitwasyon, stress. Wala pong taong walang stress, maliban lamang sa dalawang klase ng tao. Yung namatay na at saka yung may kulang-kulang pag-iisip. Kung titignan po natin, stress affects every normal individual in this planet. The difference is, how do we manage our stress? Malaki po ang contribution ng paniniwala. Ang sabi po rito, sa mga taong may pananampalataya, sa mga taong sumasamba sa Diyos, ganito po ang natuklasan ng isang research. Worshippers who participate in church support activities are markedly less stressed over finances, health, and other family concern than non-spiritual type. So makita po sa kanilang pag-aaral na ang mga tao daw na merong pananampalataya at sumasali sa mga church activities, mas mababa po yung kanilang stress level tungkol sa kanilang finances, stress level tungkol sa kanilang kalusugan, stress level tungkol sa kanilang family, lalo-lalo na yung parang araw-araw na pangangailangan kumpara sa mga taong walang pananampalataya at hindi sumasali sa tinatawag nating church activities. How about our blood pressure? Meron bang epekto ito sa blood pressure ng isang tao, ang kaniyang pananampalataya, ang kaniyang pananalig? Kung titignan po natin, ganito po ang nakita sa kanilang research sa International Journal of Psychiatry in Medicine. Ito pong kanilang nakita. Senior citizens in a Duke University study who attended religious services, prayed or read their Bible regularly, the good news is they had lower blood pressure than those who did not pray or did not study the Bible. So mga minamahal na mga kaibigan, minamahal na mga kapatid, makikita po natin dito ang napakalaking epekto ng ating paniniwala, pananampalataya, at ang ating pananalig sa ating minamahal na Diyos. How about recovery? Kung tayo po'y nagkasakit, meron bang epekto sa ating recovery period yung paniniwala o pananampalataya? In a Duke University study, devout patients recovering from surgery spend an average of 11 days in the hospital compared sa mga taong non-religious patients who spend 25 days. Makita po ninyo, almost double ang kanilang stay sa hospital sa mga taong hindi naniniwala o walang pananampalataya, walang pananalig, lalong-lalo na po sa ating Panginoon. How about mortality? Research on 1,931 older adults
indicate that those who attend religious services regularly have a lower mortality rate compared to those who don't attend religious services. Kumusta naman po yung ating immune system? Lalong-lalo na po sa ating panahon ngayon. Immune system is very important during pandemic such as now. Tingnan po natin ang epekto, yung ating paniniwala, ang ating pananampalataya sa ating immune system. Research on 1,700 adults found that those who attend religious services were less likely to have elevated level of interleukin-6, an immune substance prevalent in people with chronic diseases. So meron pong positive effect. Mas malakas yung immune system ng isang tao na merong paniniwala, isang tao na merong faith and trust, lalong-lalo na po sa Panginoon, sa ating pangangatawan at ating mga kalusugan. How about our lifestyle? A recent review of several studies suggests that spirituality is linked with low suicide rate. Wow! Low suicide rate, less alcohol and drug abuse, less criminal behavior, fewer divorces, and higher marital satisfaction. Husband and wife, ito pong magandang balita. If we have that faith, if we have that trust, not only to our partners, not only to our spouses, but to our God, malaki po ang maitutulong, hindi lamang po sa ating behavior, hindi lamang po sa ating marriage relationship, malaki po ang maitutulong kahit sa ating relasyon sa ating Panginoon. How about depression? Lalong-lalo na po na kayong pandemic, maraming mga taong na-isolate, maraming mga tao nag-iisa dahil hindi sila pwedeng lumabas. Marami ang nadidepress. But I would like to tell you, ito po ang nakita ng Columbia University study. Women with pious moms are 60% less likely to be depressed in 10 years than women whose mother aren't so reverent. So makita po natin ang mga parents, ang mga mother, mga nanay po, na mayroong pananampalataya, mayroong relasyon sa Diyos. Sila po ay mas mataas yung kanilang survival rate when it comes to depression. Nagpatuloy po na sinasabi, daughters belonging to the same religious denomination as their mothers are, even less likely, 71% to suffer blues, depressions. Kahit po yung kanilang mga anak na mga lalaki, 84% less likely. So makita po natin mga magulang, mga nanay, mga tatay, yung ating pong pananampalataya, yung ating relasyon sa ating Panginoon, hindi lamang po sa ating sarili nagkakaroon ng epekto, kahit sa ating mga anak, there is a positive effect. How about hospitalization? Yung tagal po natin sa hospital kung tayo po'y ma-confine, meron bang relasyon sa ating pananampalataya? Ito po ang kanilang natuklasan. A Duke University study of 577 men and women hospitalized for physical illness showed that the more patients use positive religious coping strategies, seeking spiritual support from friends and religious leader, having faith in God, meron pong pananampalataya sa Panginoon, at siya'y nananalangin, they are praying, the lower the level of their depressive symptoms and their quality of life. So makita po natin ang kaibahan. Faith is so powerful. Kaya nga't ang sabi ng Hebrew chapter 11, binigyan po ng kahulugan kung ano po yung pananampalataya or faith. Ang sabi po ng Hebrews 11 verse 1,
Ganito po ang kanyang sinasabi. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ito po yung paniniwala sa mga bagay-bagay na we are hoping for na hindi pa natin nakikita. Ito po'y galing sa dalawa. Yung salitang substance. It comes from the word sub and stance, meaning under, mga kaibigan. Katulad po ng submarine, a boat which travels under the sea. Kung meron po tayong pananampalataya, ito po yung pundasyon nasa ilalim na nagbibigay ng lakas sa ating relasyon sa bawat isa, sa loob ng ating pamilya, at lalong-lalo na ito po nagbibigay ng tibay ng ating relasyon sa ating Panginoon. Tingnan po ninyo, faith is the very foundation of our life. Ito po nagbibigay sa atin ng katibayan. Ito po nagbibigay sa atin ng strong foundation, ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. Faith is the assurance that ultimately God will fulfill all our dreams. Ito po yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ito po yung nagbibigay sa atin ng assurance na lahat ng ating mga mithin sa ating mga buhay, eventually, by God's grace and by God's will, ibibigay ng ating Panginoon. Faith sustains us in a perplexing questions of life. Yung darating yung panahon na hindi na natin alam ang ating gagawin, wala pong ibang nagbibigay sa atin ng kalakasan kung hindi yung ating pananampalataya sa ating Panginoon. Pananampalataya sa ating mga tiwala, sa ating mga kasama sa loob ng ating pamamahay, ng ating familia. And also faith, according to one writer, sa kanyang libro na Education, page 253, ang sabi po dito is, faith is trusting God, believing that He loves us and knows best what is for our good. Ito po yung paniniwala, ito po yung pananampalataya sa ating Diyos na nagsasabi sa atin na Siya ay nagmamahal sa atin at Kanyang gagawin kung ano po ang mas maganda para sa atin according to His will and according to His plan. Ito po ang dagdag. Tignan po ninyo. Faith is the essence of spiritual life which keeps it from crumbling. Ito po yung essence ng ating spiritual life na naiiwasan po natin yung pagguho ng ating buhay. It is because of this faith, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Kung titignan po natin, ang pananampalataya ay hindi po sasabihin natin sa Panginoon kung ano po yung ating gusto at ating pinaniniwalaan na ibibigay sa atin. That is not faith. Faith is not telling God what I want and believing He will give it to me. No. Faith, on the other hand, is seeking God's will in my life. Ito po yung paghahanap natin ang kagustuhan ng Panginoon sa ating mga buhay, minamahal na mga kaibigan at minamahal na mga kapatid. Kaya nga't kung titignan po natin, faith is not dependent on our feelings. It is not dependent on our circumstances. Ang paniniwala, ang pananampalataya, hindi po nagdedepende kung ano po yung ating damdamin. Hindi po nagdedepende kung ano po yung nangyayari sa ating palibot. That is not. Faith is a choice. Alalahanin po natin, mga minamahal na mga kaibigan, ang Diyos ay may plano sa ating buhay. Kinakailangan lang po natin na tayo ay maniwala, tayo ay sumampalataya sa Kanya because He has a plan for you. Tingnan po ninyo ang Jeremiah chapter 29 verse 11. Ganito po ang wika. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Plans
for your peace and not for evil. To give you hope and a future. Ito po yung plano ng Diyos. Hindi po nakakasama sa atin buhay. Bagkus ang kaniyang plano, ay bibigyan po tayo ng pag-asa. He will give us hope and He will give us a future. Bibigyan po tayo ang napakaliwanag na future, mga minamahal na mga kaibigan. Kaya nga't gusto niya na ikaw at ako will become prosper. God wants us to prosper. So in that matter, He makes you and me trusty or stewardship. Ibinigay niya ang ating pangangailangan. Sabi ng Panginoon, ito, ibibigay ko sa iyo, ikaw ang magmamanage, ikaw ang mamamahala, and then I will let you prosper. Tingnan po ninyo ang sabi. Ano po ang kaniyang otoridad na ikaw at ako ay gawin niyang trusty? Ito po ang otoridad ng ating Panginoon. Maliban po na siya ang naglalang ng bawat isa sa atin at ang lahat. Ang sabi po niya rito sa tekstong ito, for every beast of the forest is mine, sabi ng Panginoon. And the cattle on a thousand hills is mine. If I were hungry, I would not tell you, for the world is mine and all its fullness. Psalms 50 verse 10 and 12. So, makikita po natin ang otoridad ng ating Panginoon. Siya po ang may-ari ng lahat. Kaya nga't ibinilagay tayong steward or trustee ng Panginoon. Tayo po'y pinagkatiwalaan sa mga bagay na narito sa sanlibutan. Ngunit, mga minamahal na mga kaibigan, kinakailangan, let us recognize the ownership of God. Psalms 24 verse 1, nagsabi po ng ganito, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwells therein. Ang buong sanlibutan ay pag-aari ng ating Panginoon, kasama na po ang lahat na mga narito sa sanlibutan. Ikaw at ako, pag-aari ng Diyos. Lahat ng bagay na narito ay pag-aari ng ating Diyos. Kung magkagayon, ang Diyos ang may-ari ng lahat. Kahit po yung ating mga salapi sa ating mga bulsa. Kung titignan po natin sa Haggai or Haggio, chapter 2, talatang 6, ganito po ang sinasabi. Or talatang 8, ganito po ang sinasabi. The silver is mine and the gold is mine, said the Lord of hosts. Makita po natin na siya ang may-ari kahit yung ating mga pera na nasa ating bulsa, ating mga pera na nasa bangko, tayo lamang ang kaniyang trustee or steward, mga minamahal. Kung titignan po natin, being a trustee, we have a responsibility. Ano po yung aking responsibility? Ang sabi po dito, sa Malakay chapter 3 verse 6, napakalaking tanong. Will a man rob God? Magnanakaw ba ang tao sa Diyos? Yet, ang sabi ng Malakay, yet you have robbed me, ang sabi ng Panginoon. But you say, in what way? Sa anong paraan kami po ay nakapagnakaw sa inyo? In what way have we robbed you? Sabi ng Panginoon, in tithes and offering. In tithes and offering. Kaya nga ang ating responsibility, tayo po'y trusty ng Panginoon dahil meron tayong relasyon sa Kanya, siyang may-ari sa atin, at tayo nagtitiwala sa Kanya, tayo sumasampalataya sa Kanya, nagbibigyan tayo ang napakaliwanag na future. At para sa ating ikabubuti, ang sabi po niya, ito pong responsibilidad natin. Sa ating tithes and offering, bring all the tithes into the storehouse that there may be food in my house, sabi ng ating Panginoon. At ito po ang kanyang challenge. Try me now in this, says the Lord of hosts. Subukan ako ninyo. Kung ibabalik ninyo
ang tithe, ibibigay ninyo ang inyong offering, ang sabi ng Panginoon, subukan ninyo ako. Bakit? Anong gagawin ng Panginoon? If I will not open you, for you, the windows of heaven, and pour out for you such blessing that there will be enough room to receive it. Subukan ako ninyo. Kung titignan ninyo, bubuksan ko ang bintana ng langit at ibubuhos ko sa inyo ang mga blessing na wala ng lugar na makakatanggap na pwede ninyong paglalagyan. Mga kaibigan, this is your and my responsibility to return the tithes and offering. Kung meron po tayong paniniwala, kung meron pa tayong pananampalataya, if we trust God in all circumstances, it is our responsibility to return to Him the 10%. Ito po ay specific, 10% po. Ang ating offering, nagdidepende po kung gaano kalaki yung ating pagmamahal sa ating Panginoon. Ito pong sabi, a tithe of everything from the land, whether grain or from the soil or whatever, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Ito po ay banal. Ito po ay pag-aari ng ating Panginoon. Kaya nga't ang sabi po rito, honor the Lord with thy substance and with the first fruits of all that increase, so shall thy barns be filled with plenty. I-honor po natin ang ating Panginoon sa lahat ng ating increase. Pag sinabi pong increase, ang hinihingi ng Panginoon, bibigyan lang po natin yung tithe, yung ating net income. Kung 100%, hindi po natin ibibigay, ibabalik po natin sa ating Panginoon ng 10% equals, mga minamahal na mga kaibigan, still 100%. Because giving, returning our tithe to God is an act of worship. It's an act of faith relationship sa ating Panginoon. At ito po ang kaniyang blessing. Ito po ang reward ng Diyos. If you will return the tithes and offering to the Lord, He will rebuke the devourer for our sake. Kanya pong i-rebuke ang lahat na naninira sa ating mga tanim, naninira sa ating mga negosyo. In other words, because of our trust and our faith, God will protect us and the source of our income. Ang purpose, bakit po kinakailangan ng Panginoon? Kung siyang may-ari ng lahat, bakit kinakailangan pa niya ang tithe? Because the purpose of tithe is dedicated specifically for the preaching of the gospel. Ang motivation sa pagbibigay. Wala pong ibang motivation. Ang napakalaking motivation sa pagbibigay at pagsasauli natin ang ating ikapo, wala pong iba kung hindi ang heaven's supreme gift na mismo ang Diyos ang unang nagbigay. He gave His only Son for you and for me. Upang ikaw at ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga't ang invitation ng Diyos ay ganito. Christ's invitation that nothing between my soul and the Savior. Sana mga minamahal na mga kaibigan, wala sanang mamamagitan sa atin between sa atin at ang ating Diyos na tagapagligtas. Let us make a close relationship with Him. Because faith is a gift that God gives us. The more we exercise that faith, kung meron po tayong pananampalataya, if we have that close relationship, and that is a gift from God, the more we exercise that gift of faith, the more it will grow. Sabi pa dito, faith grows as we learn to trust God in the trials and in the challenges we face in life. Ang ating pong pananampalataya ay lalago kung tayo po'y matututo
na mag-trust sa ating Panginoon, lalong-lalo na po sa panahon na may mga challenges, may mga trials sa ating buhay, lalo na sa ating mga hinaharap na mga pagsubok sa ating buhay, especially now that we have the pandemic. Trust the Lord. At sabi po niya dito, our faith will also grow as we meditate upon God's Word. Ang ating pong pananampalataya lalago kung tayo po'y magbabasa sa kanyang mga salita. Lalago kung tayo po'y gagawa ng kabutihan para sa iba. Lalago kapag tayo ay ibinabalik natin ang ating ikapo at nagbibigay po tayo ng ating offering sa ating Diyos. At ang sabi po ni Apostol Pablo sa Galacia Kapitulo 6, versikulo 9, ganito po ang wika, let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Minamahal na mga kaibigan, minamahal na mga kapatid, huwag po sana tayo mapapagod na gagawa ng kabutihan dahil darating ang araw, tayo po ay mag-harvest ng bunga ng ating itinanim. Remember, you will reap what you sow. And the invitation for you, invitation for me tonight, is to keep trusting in the Lord, bringing back my tithe, giving my offerings to Him for the support of His work. And doing this, habang ako ay nagbabasa at nagme-meditate sa kanyang mga salita, ang aking pananampalataya ay lalago. Habang ako'y gumagawa ng kabutihan, lalong-lalo na para sa iba, ang aking pananampalataya will grow. At habang aking ibinabalik sa Panginoon ang aking ikapo at ang aking offering, my faith will grow. That's why, ngayong gabi, mga kaibigan, bago po tayo magtapos, Jesus is calling us to trust in Him. Ay sabi po niya, come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest. Kung ito po ang inyong desire to make that faith relationship, to trust in God, I would like to invite you to bow your head with me as we pray. Our most gracious Heavenly Father, thank you for reminding us our faith relationship with you. Help us to trust you. Help us to believe in you. And above all, Heavenly Father, help us to follow your footstep. You are the supreme initiator of giving gift to us. You give your only Son to die on our behalf. So please, Lord, help us to be faithful in returning our tithe and giving our offering. Bless all our listeners. In Jesus' name I pray. Amen. Welcome na naman po sa ating pong Q&A portion po. I hope you have been very blessed po sa ating pong na-learn po today about trust. Now, we're going to answer the questions po ng ating mga viewers and dito po sa ating Health Gospel Series. My name is Revy Tindugan and ako po yung inyong moderator. Ako po isang nurse at public health practitioner. Kasama ko po si Ma'am Keisha. Pakilala po kayo. Yes, Sir Revy. Thank you very much. I'm Keisha Arlie Reyes po, a Medical Missionaries Volunteer Service Coordinator and a Health Educator po under the Health Ministries Department of SSD. And I would like to welcome our medical doctors here with us. So ipapakilala ko po sila sa inyo. Una po ay si Dr. Lynn Daryl Villamater. Siya po ay isang certified lifestyle medicine physician and she is currently working as a medical officer and deployment and scholarship team leader po sa Department of Health. We also have with us Dr. Alvin Alcoriza. Siya po ay isang internal medicine specialist. At siya po ay currently working sa Bangi District Hospital sa Ilocos Norte. At siya po ang chief po doon sa hospital.
And we also have with us Dr. Berit Bermejo. Siya po ay isang pediatric cardiologist and siya po ay nag-work sa Baguio General Hospital. And of course, we also have with us Dr. Ann Pocos Alcantara. Siya po ay isang general surgeon and she is currently working in the Philippine General Hospital in Manila. So welcome po sa ating mga medical doctors. So ang sinabi nga po na ating partner na ang trust na po ang ating pag-uusapan yun. So we have many questions po na from our viewers. So I would like to give the first question to our moderator, Sir Revy. Yes po, yes po. Trust, napakagandang topic po. It's really a big word. So alamin po natin ang question po dito sa ating viewer na ano daw po yung connection ng trust sa ating pong kalusugan or sa ating pangangatawan. I think Dr. Daryl can give us an insight about this. Dr. Daryl. Okay. So, may connection nga ba yung trust dun sa physiologic makeup ng isang individual? So, I can see na yung development ng trust is more on environmental influences and psychosocial development ng isang individual and how the needs of the individual are being addressed while he or she is growing up. So example, during infancy, syempre yung infant, uncertain pa about the world, wala pang alam sa mundo, and talagang nagtatrust siya sa primary caregiver para sa consistency ng pag-aalaga sa kanya. So if this infant ay may consistent and reliable na care habang siya ay bata, he or she will develop a sense of trust na i-carry on niya ito hanggang siya ay lumaki. So if these needs are not consistently met, halimbawa yung bata na pabayaan, walang nag-aalaga, talagang nane-neglect nung bata pa siya, itong bata na to pwedeng lumaki na walang pinagkakatiwalaan. So, nakaka-develop siya ng pwedeng suspicion and anxiety, tapos wala siyang confidence paglaki niya. And hindi rin siya nagtatrust sa ibang tao. And makikarry on niya yon hanggang sa lumaki siya. So, for me, developing trust is more on the factors that affect the psychological and social development of an individual rather than the physiologic makeup. Okay, so thank you very much po Doc Villamater for answering the question. No, in connection po sa unang question po na sinagot ni Doc Daryl, so pupunta naman po tayo kay Dr. Berit. So yung question po natin is paano daw po nakaka-affecto sa mentalidad po or emotional health po ng bata yung pagkakaroon ng hindi pagtitiwala, especially po sa magulang? So, kanina nga na-discuss na ni Daryl, very important yung ma-develop yung trust ng bata. So, paano kung mistrust naman? So, kulang yung nabibigay sa kanya na alaga, no? Itong mga batang ito, emotionally distant sila sa mga tao, hindi healthy yung mga relationships nila dahil hindi nga nila natutunan ito habang lumalaki sila. So, ang nangyayari dyan is poor yung kanilang social support. And alam naman natin na kailangan talaga natin ng may social support, di ba? No man is an island nga, sabi nila. So, kung kulang po yung ating social support, naapektuhan po niyan lahat, no? Yung ating physical na health, kung kailangan natin ng tulong sa ating health, maapektuhan yon. Siyempre, emotionally, hindi po stable yung mga ano natin. Sabi nga ni Daryl kanina, meron pong anxiety, kung minsan nagiging paranoid sila kasi feeling nga nila wala silang mapagkakatiwalaan to the point na pwede pong maging mental disorders itong mga ito sa mga batang lumalaki na walang trust. Isolated sila, lonely sila. So, lahat ng mga ito nakaka-apekto, pwedeng magkaroon sila ng mas mataas yung risk nila for depression dahil nga wala yung support dun sa mga taong trusted nila. So, yun yung nagiging effect po sa mga bata na lumalaki na mistrust natutunan nila instead of trust. Yan po. So, napaka-importante po na ma-build yung foundation ng trust bata po pa lang. So, sa pag-alaga po natin ng ating po mga anak. Ngayon naman, papasok naman tayo sa
trust sa ating pong mga healthcare workers, sa mga frontliners naman. So, tanungin po natin si Doc Elvin and next is Doc Ann regarding gaano ka-importante po yung trust dito sa ating mga frontliners po ngayon na mga heroes of today. Actually, Revy, very important na meron tayong tiwala sa ating mga frontliners, especially sa mga doctors. Dahil, for example, kung ako ang papagawa ng bahay, kanino ang papagawa? Sa construction worker o sa isang mangisda? So marami kasing mga connotations or mga iniisip ng mga tao na mas gusto nila pumunta dito sa isang manghihilot kapag na-aksidente kumpara na magpunta sa isang doktor. At isa pa, kung ako ang isang pasyente, kapag hindi ko pinagkakatiwalaan itong doktor ko, first time ko lang nakita, meron akong apprehensions na hindi ko sasabihin ng buo kung ano yung nararamdaman ko kasi takot ako na sabihin sa kanya. And at the same time, hindi ako naniniwala kung ano yung sasabihin niya. Magpupunta pa ako isa sa isang doktor para mag-second opinion pa, tapos hindi pa ako maniniwala doon, pupunta ulit ako sa isang doktor hanggang napapagastos at hindi ako gumagaling. Now, ang advantage kasi ng trust is kaya nga meron patient-doctor relationship. Kasi ang trust, it will grow kapag meron constant communication and at the same time, openness. Doon mabubuo yung pagtitiwala ng isa't isa. So, between the doctor and the patient, meron art kung paano siya makukuha mo yung pagtitiwala sa iyo ng isang pasyente. Tulad ng isang halimbawa, may patient ako ngayon, 70 years old, mataas ang BP, babae. Wala akong nakitang ibang sanhi ng pagtaas ng BP at ang sabi niya, meron lang raw siyang pinagdadaanan. So, tinanong ko siya, ano po ba yung pinagdadaanan niyo para at least mailabas ninyo sa akin? So, sinabi niya, hindi ko na po kailangan sabihin sa inyo, doktor. So, ang ginawa ko, sige po, nire-respeto ko po yan, papagdasal ko na lang po kayo. So, I hold her hand, pinagdasal ko siya, and afterwards, alin niyo ang sinabi niya, ito po ang problema ko, doktor. Sasabihin ko po sa inyo, pero huwag niyo pong sasabihin kahit kanino. So, it's one way lang, it's one advantage para at least mag-open up sila para naniniwala sila sa inyo na meron kayong kakayahan na matulungan sila. At isa pa is one way para at least siya mag-cooperate kung ano ang sasabihin ng doktor sa kanya para at least mag-improve yung condition nila. So, meron pa mga ibang pasyente dyan na dumarating lang na wala silang mga problems. So, mental problems lang. May konting ubo, may konting sipon, may isang 30 years old na tatay na lumapit sa akin at ang sabi niya, meron siyang may ibang problema na ganyan, may ubo, may sipon, masak dalamunan. Pero, ang dami ko nang ginawa naman na mga laboratory tests, pero normal lahat. Ngayon, ano sabi ko sa kanya, sa bandang huling check-up, bakit ka pupunta dito? Wala ka naman problema. Sabi niya, natatakot daw siya. Sabi ko, bakit? Kasi bata pa anak ko. So, sinabi ko sa kanya, yung pag-alalala ng inyong problema na napakaliit lamang ay namimiss mo yung malaking problema na hindi mo na nakakausap yung anak mo, hindi mo na nadidate yung asawa mo, hindi mo na nalalaro ang family mo. So, natatakot ka na mawala siya kagad o mawala ka dahil sa anak mo, pero yung moments na iniisip mo yung problem ay nasasayang dahil hindi mo sila inaalagaan. So, yun yung mga way lang na para at least makuha, maging konektado ka sa iyong pasyente at makuha mo yung tiwala. In addition to that, yan, agree ako kay Dr. Elvin, sobrang importante talaga na trusted mo yung doktor mo. Pero like for example, sa surgery, no, kung ako magpapa-opera, advice ko lang din sa mga pasyente, no, you take a background check of that doctor. No? Marami naman tayong social media na ngayon. No? For sure, yung doktor na yan may Facebook siguro or may website. Oh, o kaya sa mga hospitals, di ba may list of doctors sila. Pwede kayong mag-take ng background check. Like, check nyo naman kung totoong doktor yung pupuntahan nyo, kung saan siya gumraduate siguro or saan siya nag-train,
No? Hindi naman importante kung nag-top ba siya or not, hindi yun importante. Basta ang importante is, alam nyo, credible yung doktor. Tapos pwede rin kayo magtanong dun sa mga pasyente na katabi nyo, halimbawa sa clinic, o okay po ba tong doktor na to, ganyan. No? And then, sa amin, sa surgery, hindi naman masamang mag-seek ng second opinion. No? Pero not necessarily, for example, nag-consult ka dito sa isang doktor na to, tapos nag-second opinion ka dun sa isa. Not necessarily kung magkaiba yung sinabi nila, hindi ibig sabihin yung isa yung tama, no? So it's important po na i-check niyo yung background ng doktor, no? Pwede naman kayo mag-scout ng PF, wala namang problema doon kasi katawan niya yan eh. So okay lang din na mag-check kayo sa ibang doktor. Pero now that you've done your part, you've take a background check and pinag-pray niyo na Lord, bigyan niyo ako ng tamang doktor for my disease, then all you have to do is trust that health provider. Thank you very much po, Dr. Elvin and Dr. Ann. So, meron po tayong question dito. So, this question po goes to Dr. Ann. Since you are a general surgeon po, ang question po ng viewer natin, nakaka-apekto po ba yung outcome pag nagpe-pray po tayo before surgery? So, maybe po you can give a testimony or something po na na-experience nyo. Okay, so I will answer that shortly lang, no? Kasi I will answer that with a resounding yes. Wala akong studies to back that up, no? Pero laging sinasabi din ng mommy ko, is also a surgeon din, a praying doctor is a very powerful doctor, no? So usually I pray before my surgery, pero minsan nakakalimutan ko, tapos biglang pag nahihirapan ako, sabi ko nagpray ba ako kanina, parang ganoon. No? So pero good thing is mabilis namang mag-send ng prayer kay Lord, and he is a very very negotiable God. So naniniwala ako na pag nag-pray ka, Lord, tulungan mo ko sa mahirap na operasyon na to. He will be very willing to help you and that patient. No, ideally, we pray with our patients, no, for them to be at peace, no, and hopefully in the future, magawa ko rin yun pa rin. Indeed po, amen po. That, for that, even po sa ating pong, si Jesus is our great healer na ang dami na po niyang napagaling. So, napaka-importante po na mag-pray po tayo. Now, speaking of this, my question po dito, is religion or trust sa isang divine being ay factor po sa health? So, paano naman kung yung mga hindi naniniwala po sa Diyos? So, may makaka-apekto po ba yun sa ating pong kalusugan? Maybe Dr. Elvin can provide us an answer, and then Dr. Daryl can add. Yes, actually, makaka-affect yun sa ating kalusugan. To be honest with you, minsan nga, naawa ko sa mga hindi niniwala sa Panginoon eh. Dahil He is the one who created us in His image. At sa lahat ng tanawin na pupunta tayo, tumingin lang tayo sa langit, tumingin lang tayo sa bituin, tumingin lang tayo sa dagat, there is someone who really created the heavens and the earth. So sa mga atheists, lagi kong sinasabi sa kanila, okay, sabihin na natin na hindi ka naniniwala. Nakakita ka na ba ng unggoy for all your life nag-transform sa tao? Or sabihin na natin na itong mga bagay nito ay nagsalpukan lang na nagkaroon ng, like sa Big Bang Theory, na itong mundo na ito ay nagsalpukan lang daw ng isang dalawang malaking planeta at nabuo raw ang Earth. Kung iisipin natin, saan nang galing ito? So there is beyond what na nag-create from the raw material to create something beautiful. So in regards to this, meron kasi tayo pinahawakan na meron isang Diyos na kaya magpagaling ng kahit anumang sakit. So kung meron tayong pinanghawakan na promise, importante ito sa ating kalusugan, dahil alam natin na kahit ang mga doctors ay hopeless na sa mga sakit ng mga pasyente, dahil kami ay dumidepende lang sa mga studies o evidence na itong heart attack, malapit ka na mamatay or what, based on experience. Pero kapag meron isang Diyos kang pinanghawakan, siya ang mag-extend at siya ang magpapagaling ng iyong kalusugan at iyong sakit.
Okay, so I may add to that, no? Actually, merong mga evidences and studies na nag-a-associate na yung prayer and religious activities, meron siyang kinalaman sa healing. Merong studies na kapag pinag-i-intercessory prayer, it can improve na length of stay ng isang pasyente sa hospital. So, umiikli. And then, meron ding mga studies na it reduces anxiety kapag pinag-pray yung patients. And nadi-decrease yung adverse outcomes ng isang sakit. For example, cardiac disease. So, meron ding mga studies, ito nakakatawa. Meron ako nabasang studies na yun daw mga people na affiliated sa isang faith-based organization ay significantly po na po-prolong yung life. Okay, so this and all are, alam naman natin, but back up with evidences, really na may effect talaga ang trust in divine being sa ating kalusugan. So, amen for that po, no? So, dahil nga si Jesus Christ po ang ating great physician, sabi nga po ni Doc Elvin na it's very important or mas maganda po sana na kilala po talaga natin yung Panginoon at may Diyos po tayo sa ating buhay. And we also praise God kasi meron pong mga scientific researches po, no, na nababak po sa ating mga, yun nga, yung mga asa about sa prayer and sa pagkakilala po natin sa Panginoon. And let's move on po sa ating next question. Let's ask po siguro si Dr. Elvin and si Doc Barry. So ang question niya po dito is, why do placebo sometimes work? Does this mean the person's mind is more important than external health factors? Actually, it's very important. Why? Because the mind is very powerful. It's the seat and of control of all of our body functions. So lahat yan, yung sensitivity natin, yung motor natin, yung sensation natin, lahat ay kontrolado ng mind. Kaya nga meron siya sabi na mind over matter. It's not the placebo itself ang nagpapagaling sa kanila, but their mindset na alam nila na kapag uminom sila ng certain na gamot, ay feeling nila ay gumagaling sila. So kahit ano pa yan ibigay, minsan nga, nabibigay ako ng M&Ms nga eh. Or kahit candy nga lang, di nga nila alam yon. So, kumbaga, naniniwala sila, meron silang sampalatayahan na itong iniinom nila, ay gumagaling sila. Kaya may mga iba na kahit tubig man or miracle drug, gumagaling sila kahit wala itong scientific evidence na nakapagpagaling dahil they believe in it. It starts with the mind. Okay. Ang sabi nga nila, ito ay faith factor. So, kaya nga pag sa studies po, gumagawa ng studies on drugs, gumagamit ng placebo para alam kung ano talaga yung effect nung droga versus yung effect lang nung belief ng tao na gagaling siya dahil may tinake in siya. So ganun talaga ka-powerful yung mind, sabi nga ni Doc Elvin kanina. So we have to take into consideration yon. So ang ganda nga talaga na you have faith in God who can heal you. So maliban dun sa kaya kanyang pagalingin, yung faith mo sa kanya, di ba? Several times in the Bible, your faith has made you well. Yun ang sinasabi ni Jesus sa kanila. So pag nag-combine yung dalawang yan, faith ng tao and of course the power of God, amazing things can happen. Amen and amen po. Thank you for that po mga dear doctors. Ang dami po namin pong natutunan na napakahalaga po. First, is i-build ang trust bata pa lang and i-keep yung trust na yan sa ating pong mga health workers, sa mga doctors, and even po sa mga tao na nakakalimuan natin. At i-keep po sa lahat po na ating pong i-keep po sa ating pong Panginoon, trust na ang ating pong mga doctors ay tutulungan nila tayo at trust na papagalingin po tayo ng ating Panginoon. Sabi sa Bible, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. So kahit ano pa yan pong anxiety natin sa buhay, yung winoworry natin, yung sakit natin, if we keep on trusting the Lord, we will have a good life. So thank you po sa inyong lahat and maraming pong salamat sa pagpapanood.